Hello YouTube! Welcome back to my cooking channel. So, ang ating gagawin ngayon ay homemade 3 ways of pesto. So, ito ang ating 3 ways of pesto. So, mag-start na tayo. Ito po ang aking fresh basil. Mas maganda kapag may tanim tayo para organic siya. Pero as of now is winter, so bumili na lang ako sa supermarket. So yun, lagay lang natin lahat, tapos hugasan ng mabuti kasi meron mga insects. Dapat tingnan natin mabuti para malinis ang ating basil. So, yun. Lagay lang natin sa maraming tubig. Tapos, i-drain. Dapat, guys, i-drain natin ang mabuti para walang matirang tubig. Kasi hindi maganda kapag ang pesto may tubig. So, dapat i-drain natin siya ng mabuti. Ulit-ulitin lang natin hanggat maubos yung natitirang tubig. Yun. So, tingnan nyo guys, dry na yung ating pesto. So, isa-isahin natin yung leaves. Para madali lang siyang ma-blend mamaya. So, ayun, tapos na guys. Ready na ito for blending. Yun, nakita nyo, dry siya kasi pangit pag maraming tubig na natira. So, ito po ang ating first set. Pesto with cashew nuts. Yun po ating mga ingredients. And the second set is pesto with macadamia nuts. And the third set is pesto with almond nuts. So, ang unahin natin guys is yung pesto with cashew nuts. So, ilagay lang natin yung mga ingredients sa blender. Okay. So, i-blend natin ang mga garlic at nuts. Pagkatapos, yung basil. Basil leaves. Dapat hindi natin siya ilagay lahat kasi yung basil mas madali lang siyang ma-blend kaysa nuts at saka yung garlic. And then the salt. Dapat i-blend natin guys maximum 15 seconds. Huwag masyadong matagal i-blend kasi hindi maganda kapag super thin siya. So, our first homemade pesto is done. Tingnan nyo guys, hindi siya masyadong pino. And by the way guys, this pesto is vegan. I did not add Parmesan cheese. So, that's why it is vegan. It's good for vegan people. But the taste guys is still the same. It's only the smell, it's not too strong. Yon, set aside natin at start tayo sa second set of pesto with macadamia nuts. Okay, maglagay tayo ulit ng olive oil. Another garlic, the macadamia nuts,
For the complete ingredients, guys, just check out in the description below. Yun, i-blend natin ulit. Tapos, lagyan na naman natin yung basil leaves. At salt. Tapos, i-blend na naman natin ng 15 seconds. Huwag kalimutan guys, only 15 seconds. Mas maganda kasi kapag yung pesto ay hindi siya masyadong pino. Yun, tapos na tayo sa ating second set of pesto. This is pesto with macadamia. Okay. Madali lang ito gawin, guys. Set aside naman natin ito at proceed tayo sa third set. The third set, guys, is as nakakita niyo, lesser yung salt ko kasi salted yung almond nuts ko. So, ayun. Para hindi siya masyadong maalat. So, we put another 1/2 cup of olive oil. The same lang yung ingredients, guys. Ang nakaiba lang yung different nuts ang nilalagay ko. Okay. Tapos, the same lang din ang procedure. Dapat unahin ng blend yung garlic at almond nuts together with the olive oil. Yung basil. Okay, yung little salt kasi maalat na yung almond nuts natin. I-blend na naman natin ng another 15 seconds. So, yun pala guys. Tapos nakikita nyo, hindi siya masyadong pino. Dapat yun lang ang consistency niya. So, tapos na tayo sa ating third set of pesto. Yung with almond nuts. Diba, ang dali lang guys. Kesa bibili pa tayo sa tindahan ang mahal kaya. Tapos hindi natin alam kung ano ang nilalagay nila. Ito sa atin homemade, alam natin kung anong na ang mga ingredients. So, ito na guys. Parang parehas lang ang ano. Parang parehas lang silang tatlo pero iba't iba ang taste nila. Ito yung ating with cashew nuts. Ito yung with macadamia. Mas pino siya sa tatlo, yung macadamia. Tapos, ito yung almond nuts. Yung almond nuts, meron siyang kunti different ang color kasi yung almonds merong brown, yung ano niya, yung
balat niya brown kasi yun. So, yun guys. So, pwede natin i-conserve ito inside the fridge for 2 to 3 weeks. Prepare lang tayo ng maliit na at malinis na garapon. Kahit ano, basta meron siyang ano, cover na naka airtight siya. Dapat walang ano, dapat yung cover niya is tight siya na masirado. Okay. So, meron na ako maraming pesto, guys. Itap-tap lang natin yun bottom para walang ano, walang air. Sa mga mahilig ng pasta dyan, ito maganda sa inyo. Freshly made pesto. Bili lang kayo ng basil leaves or pwede din kayo magtanim. Pero dito sa amin ngayon is winter, so bumili na lang ako. Dali lang gawin, 'di ba? So, itap-tap na din natin para walang hangin. Maingay ang background ko. Nanood ng TV si Amore. Baka di nyo alam guys na ang pesto is pwede din sa macaroni. I tried once already guys. Pero yung pesto na ginamit ko, binili ko lang yun. Masarap naman siya. Actually, this is my first homemade pesto. Kasi marami kaming basil, so ginawa ko na lang pesto. So, these are our three kinds of pesto, guys. As you can see here, they are so pretty. So, by the way, guys, dapat lagyan natin ng olive oil. Kasi kapag hindi lumapas yung olive oil sa pesto, the pesto will turn into black color. So, the purpose of this olive oil, guys, para ma-preserve siya longer. So, yun dapat nakalagpas talaga siya sa pesto. Okay. So, yun guys, tapos na ang ating homemade pesto. Thank you for watching, guys. And if you like this video, please put a thumbs up and don't forget to subscribe to my cooking channel. See you next time and God bless you all.